Kaibigan Dore, magandang umaga po. Si kaibigan Rako, na nasaan po ba siya? Ay, salamat kaibigan Rako at na dumating ka. Meron kaming tanong po sa inyong dalawa, kaibigan Rako at kaibigan Dore. Kanina, umaga, kanina pa talaga yung pagpasok namin dito sa bundok. Meron kami, si Kamakiting may nakita siyang insanto, pero ako wala akong nakita. Kaya, nung time na malapit pa kami sa gitna ng gubat, may naramdaman ako na presensya ng insanto. So, yun nga, tinutupan ko ng camera. Naramdaman ko pa siya nandun banda. So, at bigla akong nakita yung masamang alien, yung kalaban niyo po. Yung insanto, yung pinagtataka namin, ano po ba ang nangyari doon? Bakit sila nag-usap? So yun mga kadal, so ngayon po ay tatawagin po natin si kaibigan Dore dahil po yung kanina po yung sinasabi ko at bigla po yung may mga kalaban, hindi ko talaga na nakausap. Bro, ikaw lang kaya kakausap bro. Bro, dito bro. Saan? Parang na sa kubo. Kusapin mo bro. Kusapin natin dalawa bro. Ay, nandang sa kubo. Nandang sa kubo. Ay, tara bro. Pinawala sa, wala sa bro. Kaibigan Dore. Kaibigan. Nasaan na ba bro? Saan ba yun? Banda? Dito yun kanina. Dito yun o. Kaibigan Dore? Kaibigan? Tingnan muna natin yung babaw bro. Baka maraming UFO. Sige. Kasi kapag merong mga UFO na kalaban, hindi sila nagpapakita ka. Ano ito bro ba? Kaya ano bro? Kasi sinasabi ko kanina bro. Na ano, gustong usapin si Dore dahil po sa sinasabi mo kanina sa akin na is yung kalabang ilin at kaano yung kanto nag-uusap, tanungin natin yung si Dore kung ano ba kalaban ba yun ng kanto, kasi parang nag-ano yung sinasabi mo sa akin kanina is parang nag-aintindihan ko sila. Oo, nag-aintindihan sila. Problema nga lang yung ilin, kalabang ilin. Kaya nga, so, tanungin natin siya. Nagkaroon tayo ngayon ng pagdududa sa intanto. Baka kalaban na rin yung intanto. Baka masamang intanto yun. Kaya ang dami na natin kalaban kapag ganun. Ano? Kaibigan Dore? Bigyan naman siya nawala eh. Dito ko bro. Pwede po ba kayo magpakita sa camera? Magpakita ko. Kailangan namin makausap po kayo. Kaibigan? Parang wala po no? Kaibigan? Tapin mo po kung makikita po. So yung mga kadul, wala pa. Kaibigan. No, hindi pa rin na, ano, okay. Napakita si Dore. Ay, kaibigan. Nandito lang siya bro. Nandito lang. Okay, ito na ko yung biyata, kausap po. Kaibigan Dore, magandang umaga po. Si kaibigan Rako, na nasaan po ba siya? Ay, yun na. Yung bro, bilang dumating. Ay, salamat kaibigan Rako at na dumating ka. So, meron kaming tanong po sa inyong dalawa, kaibigan Rako at kaibigan Dore. Kanina, umaga, kanina pa talaga yung pagpasok namin dito sa bundok. Meron kaming, si Kamakiting may nakita siyang insanto, pero ako wala akong nakita. Kaya, nung time na malapit pa kami sa gitna ng gubat, may naramdaman ako na presensya ng insanto. So yun nga, tinutukan ko ng camera kasi naramdaman ko pa siyang nandun banda. So tinutukan ko at bigla ko nakita yung masamang alien, yung kalaban nyo po at yung insanto. So yung pinagtataka namin, ano po ba ang nangyari doon? Bakit sila nag-usap? Talaga po? Magkakampi na ngayon yung Encanto at Inlin?
Ano namin yan matatalo? Ah, ganito, ganito kasi yan. Kaibigan, may mga inkanto naman kaming na kilala dati na hindi naman masama. Yung masamang inkanto lang yung patay ng alien. So anong gagawin namin ngayon? Ganun pa rin. Kapag nakalaban na natin yung inkanto, bro, ito pa rin yung gagamitin natin. Pero yung alien, ganun pa rin. So, may balita ka? Nakita mo na yung ibang kasamahan mo? Ang mali na yun? Ganun po ba? Pero marami pa parang hindi nyo nakita. Mabuti pa kayo, may nakita na kayo. Kami ni Mang Kiting at ni Sarge, nahirapan talaga kami hanapin sila. Yung nakita namin, iba. Yung kalabang alien. Kalabang alien yung nakikita namin. At saka yung kanto. Ganun talaga daw, bro. Dahil tao tayo kasi, hindi tayo limitado lang yung ano natin, kaalaman natin, yung nakikita natin. Sila kasi may mga power kasi sila. Kaya pala bro, mandami na. Pero at least tumutulong tayo sa kanila. Tumutulong pa rin tayo. Ano po? Ha? Alis? Uy. Oh my God. May panganib. Uy. Alis na kayo. Sige, alis.